Kabi-kabilang bagong kalsadang inaasahang mabubuksan na ngayong taon. Yan ay kahit nagkaroon ng aberya sa ilang proyekto ayon mismo sa DPWH. Balita natin ni Susan Enriquez. Ito ang C5 South Lake Expressway, ang elevated highway na magdurugtong sa C5 Taguig hanggang sa Cavitex. Sa Hunyo, mabubuksan na ang 2 kilometrong segment 3A1 ng proyekto na magdudugtong sa C5 hanggang Merville, Paranaque. Kami po ay nagtatrabaho 24/7 ngayon para ma-achieve yung gusto ni Presidente na ma-decongest po ang Metro Manila, ang EDSA. So ang mga projects po na matatapos namin by this year include una po ito, yung C5 South Link. Ayon sa Toll Regulatory Board, kinukompute na nila ang posibleng toll sa C5 South Link. Kasabay ng C5 South Link, ngayong taon din target mabuksan ang ilang bahagi ng higit sa 18 kilometrong Skyway Stage 3. Ito naman ang magdudugtong sa S-Lex patungong N-Lex. Sakali matapos ang buong Skyway system, aabutin na lamang ng higit kumulang 20 minuto ang biyahe mula Balintawak sa Quezon City hanggang sa Alabang Muntinlupa. 2019 din inaasahang matapos ang karugtong na NLEX na Tarlac-Pangasinan-La Union Highway o TPLEX na aabot na sa Rosario, La Union. Kapag natapos ito, 3 oras na lang daw ang biyahe mula Metro hanggang Baguio City. Bukod pa riyan ang bubuksa bahagi ng 44-kilometer Cavite Laguna Expressway o ang CALAX na magdurugtong naman sa Kawit, Cavite hanggang sa Binian, Laguna na karugtong ng SLEX-NLEX Harbor Link. Pero aminado ang DPWH na may mga kaunting sabit. Maraming problema, kaya halos weekly na po ang meeting namin sa mga concessionaires para ma-resolve kaagad. Naniniwala si Secretary Villar na sakaling mabuksan na sa motorista ang lahat ng road projects, malaki ang maitutulong nito sa walang katapusang problema sa traffic sa C5, sa Quirino Avenue, España, La Loma, at lalong-lalo na sa EDSA. Susan Enriquez, GMA News.